Okay, so time check, 3:41 a.m. ng madaling araw. So marami kasi nagko-comment sa atin kung paano po magsisimula sa ating Omada, so sa ating Wi-Fi voucher. Siyempre, hindi ko siya masasagot sa comment dahil masyado pong mahaba at marami pong tanong na paulit-ulit lang, pero dahil nga siyempre mahabang sagutin sa comment, kaya gagawan ko na lang ng video. So, punta tayo sa pinaka-umpisa. Ang tanong nila nung una is, okay po bang magsimula sa EAP? So, sa ating access point. So, ayan. So, sa EAP 110 o EAP 225. So, ang nangyayari po kasi, meron po kasi silang nakikita sa online na nabibili na EAP na halagang 2,500 na meron na pong Omada. So, magkaiba po yun. Na kasi po yun is may sarili pong server yon at may license po yon, binabayaran yon sa loob ng isang taon. Iba naman po yung gumagamit nito, yung may OC200. So kasi ang pagkakaiba nito na meron ng software ng Omada o na ano na siya ng server kung saan man siya bumili, eh wala po siyang pinangahawakan doon. Kunyari, ang magdadagdag siya ng AP, hindi niya magagawa yon. Hindi ko lang alam kung kokontakin niya uli yung taong may may-ari niyan, then magpapadagdag siya ng AP. Ngayon, kung masisira naman ito, yung inyong EAP, hindi ko alam kung paano po maitatransfer yung license dun sa isa para makapag-operate po kayo uli. Hindi katulad nito na gumagamit tayo ng OC200, eh kayo po ang masusunod kung gusto niyo magdagdag ng EAP, kung gusto nyo mag-bridge, nasa sa inyo po lahat kasi nasa inyo po yung server. Ang server nyo po yung OC200. Ngayon, kung magkakaroon po kayo nyan, wala po kayong babayarang license. Kahit na ano, wantosawa nyo pong gagamitin yan. Bahala po kayo kung anong setup ang gusto nyong gawin dahil kayo po ang may-ari. Kung masira man yung EAP nyo, wala po kayong gagawin kundi bumili lang uli, then i-adapt nyo sa inyong Omada, sa inyong account. So, yun po ang pagkakaiba niyan. Dito sa EAP na meron na pong software na nakalagay is hindi ko po alam kung paano kayo magkakausap nung gumawa ng server na yan. Kaya ako po is nag-stick sa OC200 para ako po ang masusunod kung ano po gusto kong gawin at wala akong babayaran ni Cinco. Kaya yan po ang pinili ko. Then, yung susunod pong tanong, so dito naman sa ating isa pang nagtanong kung pwede daw magsimula sa OC200 at siyempre doon sa ating EAP 110 o EAP 225. So pwede po kayong mag-umpisa gamit ang OC200 at ito. So sa paggawa po ng account, madali lang po yun dahil doon po sa video natin, nandun na rin po kung paano po kayo gagawa ng account. Ang ilalagay nyo po doon is yung username nyo sa Gmail. Pero wag nyo pong ilalagay yung password ng Gmail nyo. Lalagay nyo lang po yung username nyo, yung Gmail nyo, pero sa password, iba na po ang ilalagay yung password. Kasi gagamitin nyo po yun sa Omada para hindi po malaman yung password ng Gmail nyo. Siyempre, controversial po yun. Hindi nyo pwede paalam. Kaya gagawa nyo siya ng another password. Okay? Then, magsasubmit po yun ng link sa inyo si Omada doon sa Gmail nyo. I-activate nyo lang yon para magkaroon kayo ng sariling account sa Omada. So, libre din po yon. Wala din po kayong babayaran doon. Ngayon, yung iba nagtatanong bakit daw ako gumagamit ng ER605. So, ito yung ating ER605. Ayan. Ayan. Maraming klaseng ER605. May version 1, version 2, version 3, version 4, and version 5. So, bakit po ako gumagamit niyan? Kasi ganito po yon. Kung gagamit lang po kayo ng OC200 at EAP, syempre, aasa po kayo doon sa inyong ISP. Ngayon, yung ISP nyo po, minsan magkakaroon po ng problema kung hindi po kayo marunong mag-config. Napupuno po yung IP address niya kasi karamihan po sa ating ISP is hanggang 100 lang po ang kaya niyang i-create na IP address. Then, matagal po mawala yung list time o matagal ma-refresh. So, yung mga natapos na, aabutin pa siya doon ng ilang araw bago siya mawala
at maibigay doon sa panibagong client. Kaya nangyayari, nagno-no signal, hindi bumubukas ang portal dahil wala pong maibigay na IP. Pero kung kulang po ang budget nyo at gusto nyo pong ISP ang gamitin, matutulungan ko rin po kayo dyan. Ang gagawin nyo lang, babaguhin lang po natin yung kanyang IP start, IP end, and yung kanyang list time. So pupunta tayo sa ating sa aking ISP. So bubuksan ko, din papakita ko kung saan doon. So yung ibang party rito, hindi ko na papakita sa inyo para syempre security ko na rin. So bubuksan ko yung aking ISP, papakita ko po doon para hindi na po kayo malito. So ito po yung aking ISP. Binuksan ko na po siya dito sa kanyang DHCP server config. Siyempre, ISP natin yan. Dapat yan naka-enable lahat. Naka-check yan tatlo. So, mapapansin nyo rito, meron siyang start IP. So, saan siya nag-start? So, 100. Then, end ng IP address is nasa 200. So, ilan lang po ang makikreate? Ang makikreate lang po is magsisimula sa 101, matatapos ng 200. So, ibig sabihin, 99 lang po ang IP address na magagawa niya. Then, ang list time, bakit ang tagal ma-refresh? Kasi yung sa akin po kasi nakalagay sa 2 days. So, napakatagal po niyan. So, kung gusto niyo pong itong gamitin, yung inyong ISP, so same lang naman tayo ng nasa loob ng ISP, ang gawin niyo, itong 100 na to, ilagay niyo sa 1. Then, ito namang isa, isagad niyo sa 254. So, ang magagawang IP address niyan is 253. Then, ang list time is ilagay nyo lang sa hours. 2 hours lang po ang ilagay nyo para kada 2 hours magre-refresh, mawawala na yung mga client na tapos na at yung IP address po may bibigay sa iba. So, pag nagawa nyo na po yan, is pwede nyo na siyang i-apply. So, pwede nyo nang magamit yung inyong ISP at napakadami na po niyang IP address na pwedeng ibigay sa client. Umabot na po ng 1 to 254 IP addresses. So, yun po. Then, maglalagout na ako rito. Then, ipapakita ko naman sa inyo yung mga iba pang, ano niya, yung mga ibang tanong pa sa atin. So, ngayon, yung iba, bakit nagtatanong sila sa akin? So, teka lang, X lang muna natin to. Exit. Yung iba nagtatanong, bakit daw ako lagi nagre-recommend ng gigabit switch? So, ayan po yung gigabit switch. Maraming klase ng gigabit switch. Pero ang totoo, ang tawag talaga dyan is switch hub. Okay? So, para po yan, marami tayong port. Pagpalagay lang natin na kulang yung port dahil meron pa kayong maraming dapat ilagay o may balak pa kayong plano na magdagdag, at least, meron kayong switch hub na pwedeng ilagay nyo yung mga port. Katulad ng setup ko dito. Ayan, yan po yung setup ko. So, lalakihan natin, ha. Ayan. Meron akong ER605. Kaya hindi ko na po kinonfig yung aking ISP kasi gumamit na ako ng ER605. So, bakit po ako gumamit ng ER605? Marami pong kayang gawin ng ER605. Kaya niyang gumawa ng tatlong bilan na iba-iba. Na iba-iba kung saan yung connection gustong balak ilagay yan. Kung gusto nyo ilagay dun sa ibang wifi nyo, sa ibang voucher nyo, o kaya may i-coconnect sa inyo ng wifi monthly, o meron kayong computer shop, pwede nyo silang hiwa-hiwalayin para hindi sila magkausap-usap. So, ang trabaho lang nila is magbigay lang ng internet bawat port. Kaya po ako bumili ng ER605. Kasama na rin doon na mabilis na pagre-refresh ng IP addresses dun sa ating voucher. Then, ito yung ating switch hub o yung ating gigabit switch. So, ang gamit ko dyan, smart switch. Kasi, gusto ko lang makontrol lahat ng lumalabas na internet support. Yun lang naman. Pero, siyempre, katulad yan, kita nyo yung gigabit switch ko. Puno na ng port. Nandito yung ating, yung papunta doon sa ating ER605. So, yung isang yan, papunta ng ER605. Then, yung isang LAN sa ating ER605, ito, is papunta sa ating OC200 para magkaroon siya ng internet. Then, yung natitirang tatlong to, puro AP ko po yan, access point ko yan, puro EAP110. Then, ito yung aking computer. So, napuno na, di ba? E, paano ko magdadagdag pa ako? So, kulang pa nga yung 5 port ko.
Then doon naman sa nagtatanong tungkol doon sa pag magse-setup, so mayroon po tayong video niyan. Ngayon pupunta tayo doon sa aking dashboard, sa aking Umada. Ito yung aking Umada. So pag kinlik ko tong launch dito sa kanyang icon ng bahay, ito na po yung lalabas. So bakit po sa akin mayroong gateway? So ito yung gateway ko, di ba? Yan po ang kagandahan pag gumagamit kayo ng ER605. So kung bubuksan ko siya, mapapansin nyo, ito yung aking ER605. Ayan. Kaya niyang i-edit o magbigay ng speed o bandwidth sa buong router ko. Kasi dito po, pag nagbigay ka ng bandwidth, is consider na yung ER605 nyo is 100 MB ang lumalabas dyan. Automatic na yon. Then, meron na akong gateway. Kasi kung wala po kayong ER605, wala po kayong ganitong nakalagay na bandwidth sa 1, at wala din po kayong gateway. Ang meron lang kayo is, eto lang, then yung inyong OC200. So, sa akin po kasi may ER605 ako, kaya kaya kong kontrolin. So, ano po ba yung speed ng aking internet? So, punta tayo sa speed. Lagay na lang natin dito sa passcom kasi yan ang accurate eh. Oh. So yan po yung speed ng aking internet. 'Di ba? Kasi marami po sa akin naka-connect. Meron akong monthly wifi, meron akong wifi voucher, at meron din ako mga router na naka-connect sa ibang kapitbahay, router na po gamit ko. So yan po yung aking speed test sa aking ISP. Kaya kaya kong kontrolin dito na sa lahat ng voucher ko dito sa aking device, yan sa ER605 ko at dun sa tatlong ISP, 100 lang po ang upstream at 100 lang po ang download. So yan po ang kayang gawin ng ER605. So ngayon, yung mga ibang tanong, so saan daw makikita yung mga connected at kung kailan sila matatapos. So meron po tayong default sa taas. Pag binuksan nyo yan, i-click nyo itong hotspot manager, then ito po yung lalabas. Nandyan yung pinaka-dashboard niya, yan. Yung total hotspot, yung percent. Ito sa akin, 100%. Then, ito yung authorized client. Ito sa kaliwa natin, ayan. Pag kinlik nyo yan, ayan po yung mga nakakonek pa ngayon sa aking alas 4 ng madaling araw. Yan. At kung kailan yung mga expiring date nila. At dito naman sa baba, makikita nyo yung mga expired na, ayan. So, mga katatapos lang yan. So, marami to. Binura ko na yung iba. Dahil natatamba. Pwede nyo na pong i-delete yan kung gusto nyo. Yan. Yan. I-delete natin tong isang, anon to, isang part na to. O, yan. Ngayon, kunyari, meron po sa inyong tapos na. So, punta tayo rito. Meron sa inyong tapos na. Pag kinlik nyo to, may extend yan. Then, ang lalabas dyan is kung pipiliin nyo lang kung anong araw, kung anong oras. So, kayo bahala kung ano yung binili niya. Kung ayaw nyo bigyan siya ng voucher o kung wala kayong pang-create ngayon o naubusan kayo ng voucher, pwede yan. Itong extend time, doon nyo lang kiklik yan. So, kunyari, kiklik ko itong extend time. Ayan. So, makikita nyo dyan kung kailan nyo siya pwedeng ilagyan. Oh. Katulad nito, anong oras, anong day, pwede nyo i-custom para kayo na bahalang gumawa sa kanya. Pag in-apply nyo yan, automatic po na magiging authorized siya. Connected siya ulit kahit wag nyo siyang bigyan ng voucher o wag na kayong mag-create o naubusan kayo ng voucher. So, ganun lang po ang gagawin. Ngayon, pag yung mga yan tapos na, pwede nyo yan i-delete. Wala pong problema dyan kung i-delete nyo. Then, yung isang tanong dito naman sa atin, sa client, ito, kasi ito yung sa client natin eh. Pag kinlik nyo yan, nagtataka sila bakit meron daw ditong pending at yung iba naman daw is authorized. So, ito po yon. Ito po yung mga taong tapos na at na-disconnect na sa inyo pero connected pa rin yung portal natin sa wifi nila. Kasi karamihan sa atin, minsan iniiwanan lang nakabukas yung wifi. Siyempre, kukonnect siya uli sa voucher mo. Pero, bubukas yung portal mo pero hindi naman sila bumili ng voucher. So, nakalagay dito, pending. Hindi po yan yung mga taong akala nyo eh, oh, sino to? Bakit connected sa akin? Siguro hacker to. Siguro may internet to. Wala pong internet yan. Pending lang po siyang nakaganyan
O kaya yung iba naman dyan na napadaan lang, nakabukas yung wifi galing sa bahay nila, napadaan sa lugar mo, at naka-automatic connect sa wifi, syempre malakas yung signal ng portal mo, pwede yung kumunik sa kanya, lalabas yung portal, pero hindi naman siya nagpapavoucher. So wala din po yun, ang gawin nyo lang po dyan, ignore nyo lang. Then bakit daw dito sa insight is ganun din. Ito yung insight natin, ayan. Bakit dito ang dami daw, tapos yung iba daw tumatakbo yung mga kilobytes. So ignore nyo lang po yan. Yan po yung mga taong, yun niya, tulad na sinabi ko kanina, naka-signal sila sa inyong portal, bumukas yung portal, pero hindi naman sila kumunik. At yung iba naman dyan is, tapos na sa portal nyo, pero nasanay na nakabukas yung wifi, at laging naka-signal sa inyong wifi do sa inyong access point, pero hindi naman nagpapavoucher. Wala din po yan. Kahit sabihin nyo may tumakbong kilobytes dyan, wala po silang internet. Ang may nagkakaroon lang po ng internet, eto, yung client. Ngayon, may papakita ko sa inyo dito, ito pa kagandahan kapag gumagamit ka ng ER605, yung ating VPN router. So, mapapansin nyo rito, meron ako ditong, hanapin lang natin ha. Ayan. Ayan, yung may kulay blue na to. Nakalagay dyan, black. Ito po kasi, pumasok siya dito sa aking ER605. Ayan, pumasok siya dyan sa aking ER605. Nakalagay connected green. Ang ginagawa ko, binablock ko. Kasi ang tingin ko dyan, sila, isa sila doon sa mga nag-hotspot. So, pag nakita ko nakalagay dito sa ER605 version 2, kasi katulad dito, nakalagay ito sa IOT Wi-Fi voucher, compound. Ito, court. Tapos, itong isa ko niya rin, nakita ko, nakalagay sa aking ER605 version 2. Oh, paano siya nakakonect dyan? Baka nag-hotspot. Kaya, binablock ko siya. Ayan. Pipindutin nyo lang yung block. Then, itong taong to, na yung kaninang tinuro ko sa inyo, asa na ba siya? Ito, hindi na yan makakakonect. Pero malalaman nyo kung sino yan kapag nagpa-voucher yan at ayaw bumukas yung portal sa kanya. Ibig sabihin, tatanungin nyo, sino ba to? Anong model ng cellphone mo? So, malalaman mo. Ano yung MAC address mo? Malalaman mo kung sino siya. Ah, ito yung binlock ko na nakiki-hotspot. So, ganun lang. Ngayon, yung isa pang nagtatanong sa atin, so punta tayo sa client. Paano daw madagdagan yung speed niya kasi nagkamali daw o mabagal o ganito o ganyan. So, kunyari, ito yung inyong, ano, yung mismong cellphone na sinasabi nyo. Kasi malalaman nyo naman yung MAC address niya kung anong cellphone gamit niya. So, nagtataka kayo sa akin bakit may pangalan to. Ito kasi mga to, mga suki ko na. Alam ko kung anong cellphone na gamit nila. So, kung gusto nyo baguhin yung pangalan para alam nyo kung sino yung hindi nyo suki, kung sino yung connected, at kung sino yung hindi, madali lang. Kunyari, ito, babaguhin ko yung bandwidth niya, then babaguhin ko yung name. Madali lang naman to para matuto kayo kagad. Kiklik ko lang siya. So, lalabas to. Then, punta kayo sa config. Pagdating sa dito sa config, pwede nyong baguhin yung pangalan niya. O, yan. O, lagay natin, Jian. O, 2. Tapos, rate limit. So, enable natin to. Lalagay ko sa custom. So, ayan, babaguhin ko yung bandwidth niya. Enable ko yan. Lalagay ko sa Mbps. Lalagay ko sa 10. O. Then, yung kanyang upload. Ayan, babaguhin ko. Ayan, then lalagay ko sa 10 Mbps. Then apply. Okay? So, nag-apply na siya. So, yung internet na ito, ni JN2 na naka 5 MB, naging 10 MB na. So, magugulat siya. Mas mabilis na siya ngayon. Diba? So, ganyan lang kadali para ma-recognize nyo lahat ng client. So, ngayon, dito sa insight, yung sinasabi nyo, bakit ang dami nila dito, napupuno, matagal din to mag-refresh. Matagal din sila mawala. So, dahil nilagyan natin ng pangalan dito yung mga client natin, ang gawin nyo kasi lahat ng client nyo, pag nagpa-voucher niya, walang pangalan, lagyan nyo ng name kahit na ano. Lagyan nyo client 1, client 2, client 3, client 4, client 5. So, hanggang sa dumami, di naman mauubos yan. Then, pagdating dito sa insight, alam nyo na kung sino yung buburahin nyo. O, kanya, eto mga to, hindi ko naman mga client to kasi wala silang name. So, pwede kong burahin sila isa-isa. Ayan, o, susunod-sunod rin ko na, o. Yan. Uubusin natin yan kasi
Mapapansin nyo dyan sa mga nakasulat, walang name. So, ibig sabihin, hindi ko siya client ngayon. O, di ba? So, uubusin natin to. Yan. Kasi ito yung mga nakabukas yung wifi na kumunik lang sa'yo ng kusa. Pero huwag kayong mag-alala, wala silang internet. Oh, ayan, Alisa 12. Oh, hindi ko ibuburahin yan kasi may name siya sa akin. Ibig sabihin, connected siya. So, nasan ba siya rito? Tindan natin dito sa ating client. So, ayan siya. Oh, di ba? Kasi may name. Kaya natatandaan ko lahat sila. So, ano pa ba yung mga ibang katanungan sa atin tungkol dito? So, meron pang tanong dito na kung pwede daw siyang tawag dito? Gawa ng mag-create ng voucher kapag naubos na at malalagyan daw siya ng speed. So, ganito po yon. Sa pag-create po ng voucher, kasama na po ron yung paggagawa nyo ng bandwidth. So, kunyari, punta tayo dito sa voucher. So, paano daw mag-create? Kasi marami na ako na-create dito eh. Ang dami nga yan, hanggang 18 yan, no? So, punta kayo sa create. So, mapapansin nyo, ayan yung create natin, di ba? So, eto, 6-length password yan. So, nasa sa inyo kung gano'ng karaming password ang gusto nyo ilagay. Sa akin, iba-iba kasi. Depende, may 5 pesos ako, may 10 pesos. Habang tumataas yung presyo, dumadami yung password para mahirap mahulaan. Then, dito naman, 10. Yung amount na yan, hindi po totally amount yan. Yan po yung ilang pirasong voucher ang magagawa nyo. At yung 10 voucher na yon, iba-iba po ang password doon, hindi po pare-parehas. Then, itong 1 na to, isang ano lang po ang voucher. Pag nagamit na po yan, wala na pong pwedeng gumamit yan. Tapon na yan. So, dito, kayo na mamili. Kunyari, 5 pesos nyo. So, lagay natin sa custom. Ang 5 pesos nyo, kunyari, sa akin kasi hours. 2 hours ang 5 pesos ko. Ayan, 2 hours ang 5 pesos ko. Tapos, ang password niya, eto, 6 lang. Then, gagawa lang tayo ng 10 voucher. Then, limited uses count, 1. Pag nagamit na ng isang unit, wala nang kapalit yan. Then, ito yung rate limit, yung tinatanong nyo sa akin. So, lalagay natin sa custom. Ayan, download limit. Ano bang speed ang gusto nyo? O, kunyari, 5 MB. Then, dito naman sa upload. Anong speed? So, lipat natin ito sa Mbps. Then, dito, ayan. Okay? So, ganyan lang po ang paggagawa. Then, kayo, kung magdadagdag po kayo ng AP, kunyari, ang AP nyo is, kasi sa akin kasi, ang AP ko, 3. Ngayon, kung gusto ko magdagdag ng isa, ang gagawin nyo lang dyan, pag nadagdag nyo na yung isa, lalabas po dito yan, madedetect po ni Umada yan. Then, wala kayong gagawin dyan, kundi i-click nyo yung nakasulat ditong adapt. Then, pag nag-adapt na siya, so may kulay green na nakasulat dito, at hindi pa connected, ang tagal. So, pindutin nyo itong locate, para maging connected na siya, automatically na po yun. Kung ano po yung setup nyo, dun, yun din po yung lalabas sa kanya. Oh. Tapos, ang kagandahan dito, kapag gumagamit kayo ng ER605, gumagamit kayo ng OC200, is kahit na anong EAP gamit nyo, EAP Wanted, EAP 225, CPE, pambridge, lahat po yun, madedetect po niya rito, then, maano nyo siya. Ngayon, kung tanong nyo naman sa akin, ano po ba lahat ng support ni Umada, para hindi na kayo malito, so punta tayo sa support ni Umada. Support. Umada. Para hindi na po kayo mahirapan. So, ayan. Yung kanyang capability. So, dito po sa baba, ayan po yung mga support niya. Ito yung mga pang ceiling, pang wall. Ayan, EAP265, lahat yan. Then, dito naman sa ating switches, sa kanyang mga gigabit switch, pang jet stream. Ayan yung mga support niya. Ayan, ayan. Ayan, yung mga support niya yan. Then, ito naman, ER605, then ER7206. Diba? So, ang wala lang nakasulat dito ata si OC200 at si OC300. Pero, yung pong dalawang yun ang support ni Umada, OC200 then OC300. Then, dito naman, ayan, lahat ng klase ng EAP. Ayan. So, wala pa nga rito si, ano, EAP 110, then si, ano, si EAP 225. So, tingnan natin dito sa isang, ano nila. Ito ata yun. Teka, ayusin natin yung ano natin. Umada controller supported device yan.
Parang baka mali tayong napili kanina. Kaya hindi kompleto. So ayan. Cloud-based, then Umada Software Controller, OC200, OC300. So ito, EAP, then CEAP225. So wala rito si EAP110, pero support yan. Then ito na. So ayan din, yan po yung makikita nyo kapag tinype nyo yung support na device kay Umada Cloud. Para hindi na po kayo magtatanong, yan lang po yung mga support niya na madedetect niya at kayang isama doon sa inyong Umada Cloud. Okay? So ano pa ba yung mga ibang tanong dito sa ating Umada? So dito sa lag, so minsan nagkakaroon dito ng lag, nakakalagay yung ping attack. So isa rin po yun. Kapag meron pong gumagamit ng device, siguro naki-hotspot ata yung isang kasama, nade-detect dito yung kanyang ping attack. Then, ang mangyayari, basahin nyo kung ano yung IP address niya. Pag nakita nyo yung IP address niya, tignan nyo sa client, kunyari ang IP address yung dulo 71. So, ito pala yun, C192.168.0.71. So, nagpiping attack po siya. So, ibig sabihin, baka may nakiki-hotspot or nagda-download siya, kaya tumataas yung ano niya, yung usage niya. Pero tingin ko naman sa hotspot kasi sa tagal ko na dito sa Wi-Fi voucher, wala naman ako na-detect na ganun. Basta't may pumasok lang dito sa aking ER605 na gadget na nakalagay dito na hindi naman kailangan pumasok sa ER605 version to ko, binablock ko para hindi na siya makapasok. Then, natitrace ko kung sino siya kapag nagpa-voucher siya at tinanong ko kung anong cellphone ang gamit niya at bakit hindi siya makakonek. So, ang gagawin ko, dahil kilala ko na siya, tsaka ko lang siya dito titignan sa aking insight. So, asan ba siya rito kanina? Teka, baka na dito siya sa 1. Eto, tsaka ko lang siya i-unblock para makakonek siya. Pero alam ko na kung sino siya. Then, sa kokonek, sa uulitin ko, ayan, katulad yan, nilagyan ko ng mga pangalan, kung sino, para alam ko lahat yung mga kokonek. So, yan po yung mga tanong sa atin. Baka sana makatulong sa inyo para yung mga katanungan nyo, masagot ko na lang ng diretsa at actual mismo dito sa ating dashboard. Okay, so marami pong salamat.